Last time na-discuss natin yung first method natin on estimating aerial rainfall or converting point rainfall data to aerial rainfall. So yung arithmetic mean or yung averaging. So ngayon naman pag-uusapan natin yung second method, which is Thiessen polygon method. So medyo complicated siya compared dun sa first na method natin, pero at least medyo mas accurate to na method. So again, ni-discuss natin to gamit isang yung sample problem natin. So meron tayong watershed area dito. So ito yung area, and then we have 4 rain gauges, no? So ARG 1, 2, 3, and 4. Tapos meron tayong recorded na rainfall as follows. So 1.8, 1.0, 1.2, and 2.0. So sa paggawa ng gamit ng Thiessen polygon method, yun, nasa pangalan na, no, polygon. So gagawa tayo ng polygons para magrepresent siya ng area, which is represented by your rain gauges. So bali dito na kinukuha natin kung ano ba yung area ng watershed na represented by a certain rain gauge. Bali yung data na rain gauge na to, ito yung area lang na re-represent niya or pwedeng i-re-represent niya. Hindi talaga yung buong watershed area, okay? So anyway, step 1, draw straight lines connecting to stations. So ito na yun, yung mga blue lines. Kukonnect natin yung dalawang station. So recommended na ito yung mga nasa labas. Kasi yun nga, kukunin naman natin yung distribution ng area ng watershed dun sa iba-ibang rain gauges. So ito yung gagawin natin, ha? So yun. Second is gagawa ka ng perpendicular na bisector lines, okay? So for example, dito sa line na to, i-connect mo yung ARG 1 and 4. Tapos meron kang perpendicular bisector. Ibig sabihin, perpendicular meaning right angle siya dito sa line mo na blue. Tapos bisector, ibig sabihin dun siya sa midpoint. Sa midpoint ng ARG 1 tsaka ARG 4. Tapos i-extend mo lang yan hanggang sa makamit siya ng buti pa to, may nakatagpo dyan. Makamit siya nung isa pang bisector din, nung isang line, okay? So, yan na yun, no? And, yan, ito yung sinasabi natin, extend until it meets with another bisector within the area. So, sa loob ng area. So, hindi na yung sama yung nasa labas, kung anumang naano niya dyan sa labas. So, ito yung nasa loob. Bale, ito, no? So, same with the other lines, gagawa ka din ng perpendicular bisector, tapos yun, kung saan sila nag-meet, yun na yun, no? Kung meets with another bisector, so isa lang. Ito yun, no? So, ito, nakatagpo din sila. Tapos, i-coconnect na natin yung intersection nila ang dalawa. So, bali ngayon, kung makikita nyo, na-divide na natin into polygons yung area na dapat i-represent ng mga ARG natin. So, for example, for ARG4, ito yung nare-represent niya na area, no? So, ganoon pa rin, nasa loob pa rin tayo ng watershed. So, ito yun, boundary, tapos itong lines na to. Okay? Yan yung represent ng ARG4. Ito naman sa ARG1, so ito boundary, tapos yung lines na to. Okay? So ito na yung area ng rain gauge 1, ito na yung area ng rain gauge 2, tapos ito na yung area ng rain gauge 3. Okay? So hindi pa tayo tapos, no? Yan yung pagkuha pa lang ng area ng para sa iba-ibang rain gauges. So ang next is ito, no? For example lang na ito yung area ngayon ng iba-ibang itong mga areas na to. So ito yung recorded na rainfall. So area at P1 or point 1 is this one, point 2, point 3, point 4, point 1, point 2, point 3, point 4. So ito yan, point 1, point 2, point 3, point 4. Okay? So anyway, ang next na kukunin natin is ilang percentage ba, no? Ilang percentage ng area na to sa buong area. Para malaman natin kung ano yung weight nung record ng isang rain gauge compared dun sa ibang rain gauge, okay? So for example, kung mas malaki yung area na covered mo, ibig sabihin mas malaki yung influence mo dun sa buong average ng watershed, okay? So yun na yun. So ito muna, no? Para makuha natin kasi yung ratio or percentage, kailangan natin kunin yung total na area, which is i-add mo lang to. 1.5 plus 7.2 plus 5.2 plus 9.8 equals 23.6 square miles. Sa pagkuha ng percentage, di-divide mo lang tong area na to with the area total. So, para makuha mo yung ratio, no? Makuha mo yung weight nito in terms of area dun sa total na area. So, 1.5 divided by 23.6, that's 0.064.
7.2 divided by total is 0.05, etc. Okay? So, yan na yun, no? And then, mumultiply natin yung rainfall dito sa ratio niya. So, yun, para makuha. Bali, dito, nilagyan na natin ng weight yung rain gauge natin in terms of area. Tapos, mumultiply na natin yung record niya para, yun, dahil swak na siya dun sa weight niya, yun na yung, bali, yung influence ng rain gauge sa rainfall data ng buong watershed. Tapos, next nun, total lang natin yung nandito sa column na to, 0.13 plus 0.55 plus 0.2 plus 0.4, yun na yung average natin na rainfall sa buong watershed na area. So, 0.13 plus 0.55, that's 0.4 something, plus 0.6 or 0.7 plus 0.4, that's 1.35 inches. Kasi ito, magkakancel lang naman yung dapat walang unit to eh, no? Kasi percentage naman to. Okay? So, yun. Ito na yung average na rainfall natin for the whole watershed. Okay? So, ito yung pinaka-common actually na method for estimating area rainfall, yung T-SEND polygon na method. Pero, pareho siya nung average averaging na hindi niya kinoconsider yung factor ng elevation, no? Kasi ito, nagla-line ka lang, gumagawa ka lang ng lines dito. Pero what if ulit na ito, baka merong bukid dito, or ito mas flat, ito mas meron nakaharang na elevation na mataas. So may mga ganong factors na hindi niya nakoconsider, no? Kasi yung analysis niya is naka, parang flat pa rin, no? Gumagawa ka lang yung lines. Pero at least, na hati-hati mo na, no? Na distribute mo na yung weights ng rainfall. And then, nahati-hati mo na depending on the coverage area ng isang rain gauge. No? So, makukuha mo na ngayon yung influence ng bawat rain gauge sa average na total. Okay? And then, take note na nasama na rin natin dito yung ARG4, which in the previous example, yung averaging, hindi siya sinama. No? So, yun. Na-account mo na ngayon yung influence ng rain gauge for outside the watershed area dito sa average na average ng whole na watershed na area. So, yun na yun para sa T-SEND na polygon method. So, I think medyo madali lang, no? Kailangan mo lang i-table. Tapos yun, alalahanin mo lang yung mga ganito, no? Ratio or percentage, tapos multiply mo yung data. Bali, itong 0.13, galing naman yan dito, no? 2 times 0.064, 1.8 times 0.305 calls 0.55, and so on and so forth. Okay? So, yun, ito kasi medyo bago na topic, eh, no? So, yun, magtanong lang kung may mga hindi masyadong naiintindihan. Yun, open naman tayo lagi dun sa mga questions. And yun, thank you. Salamat ulit sa pagsama dito and see you sa mga next na lessons natin. Thank you.